Okay guys, so nakarating na tayo dito sa Tokoname, Aeon Mall, no? Kapag baba nyo ng Nagoya Airport, makikita nyo itong malaking mall sa gilid, Aeon Mall. Yun, nandito tayo sa mall na ito. Kasi dito malapit yung place ni Kenta-san. Magtatanong kami nung sa SIM card dito, guys. Okay, budol time, guys. GU! Kaya natin. Tignan niyo yung ganito nila, oh. $2.99 lang. Ibang mahal na nito sa Uniqlo sa atin. Guys, yung coat natin. $3.99 price down. Ayan, oh. Pero parang mas darker to. Ay, same lang. Ayan, oh. Tsaka ito pa yung isang nabili natin, di ba? Yung white. Sa Osaka. Guys, tignan niyo itong mga pants na to, oh. $1.99 ang original price niya. Na yen. Pero, itong baba, naka-price down siya ng $9.90 na lang. So, kumuha ko ng tatlo, guys. Ang kulay na kinuha ko ay ito. Beige ba yan? Green. And black. Sa Geo Quality. Yung ganito sa Uniqlo na sa 1,500 to 2,000 pesos, no? So, mura pa rin siya. Ito yung total natin, guys. So, 5,980 tapos less 5,43 for the tax-free. So, 5,47 na lang. Kita yun ang cash. Yan yung mga nabudol sa atin, guys. Dalawang pants, isang button-down na polo. Ang sukli natin, guys. Ayan. Sige, unbox na natin, guys, yung mga pinamili nating budol from GU. Our favorite brand here in Japan. Itong pants, $1,990, guys. Ayan, oh. Navy siya, tapos stretch. Ganun din to. Beige. Stretch din siya. Tapos, $1,990. Tapos, less na yan, guys. Tax. Itong maganda, guys. Button down na polo. Kulay green. $1,990 din. Diba? Guys, kapag binili mo to sa Uniqlo, H&M sa atin, mahal to. Mga 1,500 to 2,000. Dito, less than 1,000. Diba? Kaya, ultimate budol talaga ang GU. Okay, so I'm done sa GU. Dito ako pumunta, pababa pala yung kanan. Dito pala sa kaliwa yung paakyat. Akyatin na natin si Kenta-san doon sa Rakuten. Kasi nag-inquire siya doon ng SIM card. Kasi mas mura nga dito, guys, kaysa doon sa mga tourist SIM sa Bicam. So yun yung inaayos niya for me. Tapos after nun, puntahan natin yung... Dito daw kasi yung may malaking cat na gumaganon. Ang tawag nila ay Maneki Neko. Neko is cat, di ba? Yung Maneki, hindi ako sure. But yeah, pumunta natin yun in a bit. Grabe, ang sarap nung itinerary natin ngayon, guys. Talagang sponty trip lang sa Japan na puro free time. I'm so loving it, grabe. Itong iPhone SE nila, 62,800, 64GB. 128GB, 698. Pag 256, 848. Dito yun, guys, sa Rakuten. Ayan. Rakuten Mobile. Tignan naman natin yung price ng iPhone 14 Pro Max. $165,900. 128GB yun. 256 niya ay $180,900. 512, ayan. Then 1TB. Ayan. iPhone 14 Pro. 128, ayan.
256, 512, 1 TB, iPhone 14 Plus, 128, 256, 512. Wala pala siyang 1 TB. iPhone 14, ito yung binili ni Cass sa Hong Kong, 120, 128 yan. Tapos 256, 512. Okay, so tapos na kami guys sa Rack 10. Nagawa na lang paraan ni Ken. Tasa lang ating SIM card. Ang mula lang nakuha niya guys. 3 GB, 980 yen. Hanggang 21, 980. Hanggang 21 GB, 980 yen. 20 GB. Okay. 1,980. Okay. Tapos ang maximum is unlimited na 3,000 yen. So, depende daw sa usage ko. Pero ang pinaka-maximum na babayaran ko sa kanya is 3,000 yen. Pwede na, di ba guys? Unlimited na yun. So, ngayon, punta tayo kay Neko Mamushi. Ay! Hindi pala. Ano? Maneki Neko? Yung mamusi yung sabi, akas dito. Sorry, mali pala. Ahas pala ibig sabihin. Manekinay ko pala. Okay, let's go. Guys, oh my god, napaka-cute. Malayo pa lang na tatanaw ko na. Hello, manekinay ko. Ay! Nakatalikod pala. Doon pala yung harap niya. Oh my god, napaka-cute. Teka, buuin natin. Ayan siya, oh. Oh, ang cute. Picture muna tayo, guys. Take more. Ganda. Natatakpan. Ayan, nakalagay ng Konami yan. Ay, okay. Thank you so much. Guys, so ang ganda ng picture natin. Upload natin yan sa Instagram. Nakagigil, oh. Super cute. Guys, tignan nyo. Iba't ibang uri ng Neko. Yan, oh. Grabe, ang cute. As in, iba't iba sila, oh. Saan naman ang price? Saan? Sa Bigot. Saan yung price? Sa Bigot, eh. Ay, oo nga. Oh my god, ang mahal. Guys, na-shock ako sa price niya. 25,000 yen. So that's around 10,000 pesos plus. Tignan mo naman. Ito na. Itong price nung tignan mo. 690 yen. Grabe, no? Bakit ang mahal niya? Ito ang cute. OMG. Cute. Cute, cute, cute. Ang cute nila, grabe. Ayan o. Ang sayang makita ng mga Neko, napaka-cute. So if ever nandito kayo sa Nagoya, daan kayo sa Aeon Mall, super cute nila. So ngayon, our next agenda is... Yakiniku! Yakiniku tayo guys. Our Japan trip would not be complete without eating yakiniku. Guys o, tignan niyo yung presyo ng ano, pets kapag bumili ka dito. Additional pa yan ito. Additional ng 8 lapad yun. So, magiging sam. Talaga? Oo. Anong lahi niya? Big. Abigail. Kasi itong isa. French Bulldog. French Bulldog. Ang mahal pa lang ito. Parang 100,000 pesos sa atin, no? Mas mahal pa yun. Talaga? Ito siya guys, no? Pet shop siya. Pwede kang bumili ng mga pets dito. Wala. Anong lahi niya? French Bulldog din. Ba't ang mahal? Ano? Blue... Blue eyes. Blue mal ang tawag din eh. Ang kulay. Ah, okay. Blue mal pala. Blue eyes naman ako. Mahal guys. Kalahating milyon na yen. Okay guys, tapos na tayo sa mall. Lamig. Tapos na tayo sa parking. Sobrang lamig. Okay guys, we're here na sa Yakiniku Kingu. May reservation tayo dito guys, nagpa-reserve si Kenta-san. Actually, alas 7 yung reservation niya. Pero pina-adjust namin ng 8. Okay, ito na guys.
ating table. Guys, ang sarap, ang init agad. Ginawang heater eh, no? Ang sarap ang init. Ina-ayos ni Kenta sa ng ating SIM card. Dahil ayaw na naman gumana, guys. Wow! Ikaw na namili. Oo. Meron pa ang gusto mo. Additional pa natin. Pwede naman. I'll eat what you order. Grabe, ang sarap ng mainit, guys. Ayoko natanggalin yung kamay ko dito. Ang sarap po. Social dito guys, sa tablet to order. Kaya nila mo. Wala. Nagulat ako guys, may robot na nagsiservo. Ang cool! Nagulat ako sa pula. Ang cool! Wow! Ay, naalis na guys. Oh my god, that's so cool! Plain rice lang in order ko. Para, di ba, masarap yung plain rice sa mga malalasan ng meat. I am so excited to eat! Ay, ang isi-share ko pala guys, andito kami sa Chita. Tokunami, yung pinuntahan natin kayo ng Handa. Tapos pinunta rin tayo ng ano isa? Tokay. Yung kinainan natin ng masarap na maze soba. Tapos ito naman ay Chita. So dito yan, malapit lang around the Tokunami Airport. Ayun ulit yung robot guys, ang guling! Amazed na amazed na. Okay, yan na. Start na tayo guys mag-grill. Ano yan, chicken? Bituka ng... Really? Ba't parang hindi siya mukhang bituka? Parang mukha siyang chicken. Ngayon lang din ako nakatayin itong Alpes water guys na walang soda. Sana para siyang tubig na may kind of texture ng Yakult. Parang ganun. And it's good for digestion din daw. Sana. Guys, amis maluto oh. Excited much. May naluto na guys. Pasaw natin siya sa sauce. Guys, speechless ako. Ang sarap! Oh my god, like, ang sarap. One of the best. Ito na naman ako sa one of the best, guys. Sarap talaga ng meat sa Japan. Alam mo yung manamis na meat siya, tapos yung sarap nung may smoky flavor. 1,000 over 10, guys. Ang sarap. Guys, meron din tayong bitang or lengua sa atin. Nakakain ka ng lengua? Hindi pa. Sa Pinas? Lengua, para siyang, parang ganyan na parang may mushroom sauce, ganun. Kaya na guys, may hinatid na ulit yung robot. Oh my god, ang daming meat! Pili siya to sa Shy Mats. Mamakuha! Sanita si Mats? Sanitize. Isanitize si Mats? Isanitize si Mats? Sarap. Try naman natin ang dila ng baka na sinosaw sa lemon. Kaya? Parang siyang steak. Medyo matigas yan. Oo. Pero masarap yung karong tigas niya. Favorite yun. Talaga? Ang sarap ng dila ng baka dito. Lasang steak guys. Sa Japan kasi yung kahit sa bigas lang mabubusog ka na eh. Malangkit kasi. Kalbi naman ito. Ang sarap din, napaka-tender and malasang-malasa yung meat, sobra. Sarap!
guys, so. Let's try. Oh my God, ang sarap. Sarap ng meat, grabe. Sabi kumain guys, grabe, sobrang sarap. Ayan, gusto ang mga meat. Thank you tao kay Kenta San kasi nag-ice coffee siya. Sabi ko gusto ko din, so order tayo. Andi naman dito, may mga dessert din, ice coffee. Sa drinks, may mga soft drinks, juice, ang dami. Tignan nyo guys, nakapindot lang ni Kenta San. Andito na agad, oh. Tapos may gum syrup and milk. Coffee muna tayo. Sarap dito guys. Ibang brunch ba to? Yakiniku Kingo. Marami. Sa Dabumi, sa Japan. All over Japan meron. Meron sa Osaka, Tokyo. Oo, meron. Talaga? So guys, kung mapunta kayo ng ibang part ng Japan, kung hindi man kayo mag-Nagoya, pero mapunta kayo sa, let's say, Tokyo, Osaka, napin nyo yung Yakiniku Kingo. Napakasalap. Oo, meron lahat. Really? Oo, meron daw, guys. Alam nyo na, i-try nyo to. Sarap. The best, the best, the best, the best. Got our dessert, guys. Para siyang mini cream puff. Vanilla and green tea. Hindi pala siya cream puff. Ano siya? Para lang siyang cream puff, pero ang laman niya, ice cream. Ayan, pakita natin si Kelly. Let's try. Siyempre, sulitin natin, no? Ang bayad may kasama na ang gusto. Nalig pa na. Nabigla yung ngipin ko, guys. Nalig. Ang sarap. Alam mo yung parang binibili sa atin yung mga dirty ice cream na yung tinapay ng lalim ng ice cream. Ang sarap. Guys, gumana na yung SIM card natin. Napagala ni Kenta sa... May internet na tayo. Makapag-upload na tayo sa YouTube. Ay, sa YouTube. Sa Instagram and sa Facebook. Ano nakataas to? Ayan. Arigato. Gozaimasu. Okay. Wow, lamig again. Sobrang lamig. Back to freezer. Para tayo nasa, ano, malaking freezer. Guys, again, that Yakiniku Kingo. Sarap, guys. The best. Try nyo dito. Thank you, Kenta-san, sa super sarap na Yakiniku. Okay, drive na tayo, guys. Pa-uwi. Goodbye, Chita. Thank you so much sa masarap na dinner, Yakiniku Kingo. Pabalik na tayo, guys, sa Tokonama. Tokonami. Pabalik na tayo kasi Tokonami. And ayan, nakita nyo naman, para tayo nakabalot na ng kumot. Kasi sobrang lamig dito sa loob ng sasakyan. Pero maya-maya iinit na yan kasi may heater naman yung car ni Kenta-san. So, yung unang pagpasok mo lang ng sasakyan, guys, sobrang lamig talaga. Lalo sa labas, grabe. Ang laki ng mga ganitong mga Family Mart dito, no? 7-Eleven. Ang lalawak, guys, tas may mga sariling parking. Yung ano, nafe-feel ko dito, guys, alam niyo yung nagpunta tayo ng Mount Fuji. Ganon, Mount Fuji feels na probinsya feels, tapos ang lamig nung weather. I am loving Nagoya so far, grabe. Sobrang laid back ng vibe, probinsya feels. Hindi masyadong mamadali yung mga taong. Although nandito tayo sa probinsya talaga, Tokonami. Siguro sa Nagoya, marami ding taong. Tapos nagmamadali din yung mga tao sa train station. Ganun. Siyempre. Guys, ang ganda dito, oh. Alam mo yung ganda ng feels talagang parang probinsya na ano. Sa Japan. Ito mga condo to, yung mga matataas na ano. Yeah. Tawag sa Japan, mansion. Mansion? Oo. Mansion tawag sa Japan, ang mga condominium. Mga condominium. Ah, talaga? Hindi yung mga mayayaman. Oo. Sa Pilipinas kasi pag mansion, ano eh, mayaman, di ba? Hindi. Dito, pag magre-rent sa mansion. Oo, yung mga condominium. Walang tawag sa Japan na condominium. Ah, really? Mansion. Mansion. O, di ba? Napakatahimik na. Ayan. 9:41 ng gabi. Katabi ng dagat niya. Ayan! Oo nga, no? Tsaka may release ng trend, guys, oh.
So may dumadaan din trend dito. Yeah. Ayun nga, ito guys sa GPS niya. Ayan o, sa kanan natin yung buong dagat na yan. Ang cool, di ba? Para tayong nasa ano, hometown cha-cha-cha. Korea pala yun, di pala yung Japan. Mali. So ayun yung dinadaanan natin. Medyo madilim lang, no? Pero okay naman. Safe naman, ayan. Alright, quick stop. Nanginginig ako, guys. Quick stop at Family Mart. Gabi, ang laki ng Family Mart dito. Look! Tapos, ayan, ang laki ng parking. Diba? Asa may binibili kong... Ayun, guys! Ito yung gusto kong face mask ko. Ito yung binili ko sa Tokyo na maganda eh. Na malaki siya. Ay, hindi ito. Yung green, sorry. Ito. Malaki siya, tapos malambot, tapos makakahinga ka talaga. Ang saya talaga sa Family Mart, guys, so oh. Itong mga ice cream section nila, napakadami. Yung kinain natin sa Osaka, vanilla. Kikita nyo yun, guys, ang favorite drink natin, Pilukuru. But we're not gonna buy muna ngayon dahil uminom na tayo kanina. Guys, ito na yung favorite natin. Ang Famichiki. 220 yen pala siya, tax included. Foreigner pala siya, bakit ginapanis niyo? Hindi ko tuloy naintindihan. Tinatanong niya akong Japanese, guys. Tapos sabi ko lang, no. Kasi feeling ko, tinatanong niya kung gusto ko ba ng plastic. Okay, dito na tayo sa apartment ni Kentosan. Ang daming, guys, gabi. Usok levels na. Alright, nakapag-freshen up na tayo, guys. Ayan. Hindi pantay yung kulay ng mukha ko. Mas dark yung sa noon, no? Laging nasusunog sa araw. Anyway, end ko na itong vlog, guys. It's time to rest. And tomorrow, we are going to Shirakawa-go. So, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. First day in Nagoya and I super love our day. Sobrang nagustuhan ko yung araw na to, guys. Sobrang chill ng itinerary. Ang sarap ng mga pagkain. I love Japan. So, bago ko i-end itong vlog na to, please follow me on my social media accounts. It's JM Bankisho on Facebook and JM's Journey 24 on Instagram. Nasa TikTok na rin ako, guys, at jm.bankisho. Kung nagustuhan itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Nagoya vlog. Bye!